Hi everyone! Welcome to my channel. And for today's video, ang magsishare ako sa inyo ng tatlong dipping sauce ng ating Vietnamese spring roll. Pwede itong pagkakitaan. Kaya simulan na natin! Okay, unahin natin ang sweet and sour garlic fish sauce. So, ito'y napakadali lamang. At itong ating mga ingredients, meron akong 2 cloves ng garlic. Ayan, so hihiwain lang natin ng maliliit. And set aside muna natin. 3 tablespoons ng ating calamansi juice. Ayan. 40 gram ng rock sugar, pwedeng kahit anong asukal. 1 or 2 pieces ng ating sili at meron tayong 5 tablespoons ng Thai patis. 6 tablespoons ng warm water. Ayan, inilagay ko ng rock sugar sa warm water. Haluin hanggang sa ma-dissolve. Dinagdag yung garlic, chili, at ang calamansi. Ganon din ang patis. So, haluin lang. At yan po ay tapos na ang una nating dipping sauce. Next, gagawa tayo ng hoisin peanut sauce, no? So, ito ang ating mga ingredients. Meron tayong 1 piece medium onion. Ayan. So, ikakat lang natin ng maliliit. Set aside muna natin. At meron din tayong 200 ml of stock. 5 tablespoons of hoisin sauce. Hangbing brand ang gamit ko. 3 tablespoons of chunky peanut butter. 2 cloves of garlic. 10 gram rock sugar, pwedeng regular asukal. 1 half tablespoon of white vinegar. Hot sauce, kalahating tablespoon. Ayan, so, lulutuin na natin. Dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng mantika para igisa itong ating onion and garlic, no? Sa hanggang sa maging maamoy na itong ating onion and garlic. Next, i-add natin ang ating hoisin sauce, peanut butter, at ang stock or ang ating pangsabaw, no? Nagawa po yan sa dinikdik na ulo ng hipol. So, ayan. So, i-mix lang natin. And then, ayan. Hanggang sa mag-combine sila. And then, i-add natin ang rock sugar, white vinegar, and yung ating hot sauce or ang ating sriracha. So, yan, i-mix lang natin. Ayan, kung napansin nyo, naglagay ako ng tubig kasi masyadong malapot yung ating sauce, no? So, gusto ko yung ganyang texture ng ating sauce. So, yung slightly lang yung lapot niya. Ayan. So, titikman natin kung okay na nga ba. Depende sa inyo yan ng lasa. Kapag okay na, pwede na natin set aside or transfer sa bowl. Ayan. So, ito-transfer na natin and pwede na tayong mag-garnish ng kung anong gusto nyong garnish. No? So, ako simple lang, mag-garnish lang ako ng crushed peanut. No? Next, ang gagawin natin ay ang mild spice bean sauce. No? Pwede naman hindi spice. Depende sa inyo yan. Ito yung favorite ko. So, ito ang mga ingredients. Meron tayong 1/2 tablespoon of white vinegar, 2 cloves of garlic, 1 piece medium onion, 40 gram rock sugar, 4 tablespoon of bean paste, peanut butter, 200 ml stocks, 40 grams ng liver pig, yan, binabad ko sa gatas, and then hinugasan, no, para mawala ang amoy. Pwedeng liver spread ang ating gagamitin kapag walang liver ng beef. So, ayan, lulutuin na natin.
Okay, so dito sa ating kawali, no, i-fry lang natin yung liver ng pig. Ayan. Hanggang sa maluto, no. And then, isunod natin ang sibuyas at bawang, no. Hanggang sa mamoy natin ang mabangong aroma ng ating sibuyas at bawang. Ayan. Actually guys, pwede nyo nang hanguin ang liver ng pig kapag luto na at i-blend, no? Pero bago nyo i-blend, syempre pa, kupain nyo muna yung init. Ayan, and then nagdag na ako ng bean paste. Pwede kayong gumamit ng salted bean paste. And then, peanut butter. Hindi chunky ang nagamit kong peanut butter. Mas maganda kapag chunky peanut butter. So, next yung stock, no, ng shrimp at yung rock sugar. So, ayan, nahahaluin lang natin hanggang ma-dissolve itong ating rock sugar. At ilagay na rin natin ang ating white vinegar, no? Ayan. So, since parang malapit yung ating sauce, naglagay ako ng tubig para maging slightly ang lapot niya, no? Pangit kasi ng sobrang lapot yung sauce. Actually, maglalapot po mamaya. So, yun. Dagdagan nyo na lang siya ng tubig hanggang sa ma-achieve nyo yung desired nyo, ano, thickness ng ating sauce, no? So, titikman nyo din kung tama na nga ba yung timpla para sa inyo. Ayan. So, nag-add ako ng patis, no? Since hindi kasi ito salted soya bean ang gamit natin, no? Ang gamit ko po ay spicy bean paste. Kaya, medyo spicy siya at hindi siya salted, no? Kulang pagka-saltiness niya. So, ayan. Okay na siya. Pwede na nating i-transfer sa bowl natin, no? And then, gagarnish din tayo ng desire nyong i-garnish dyan. So, ayan, akin ay crushed peanut lang yan. And then, ayan, syempre, i-ready nyo. Yun na rin ang inyong mga Vietnamese spring roll. Ayan, so yung akin, ready na. Pwede na natin itong i-dip sa ating ginawang mga sauces, no? So thank you for watching.